Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, mga bes. Nandito tayo sa sasakyan ni Nadia ngayon. Dahil weekend at birang gamitin tong sasakyan niya, kaya inilabas muna namin para kahit papano napapakinabangan yung sasakyan niya. At hindi na-stack lang doon sa garage. Hindi maganda yung panahon, maambon. Mamaya siguro baka umulan. Kasama namin si Punso doon sa likod. Nandito kami sa Millwoods Park. 2 weeks ago nung muling nagbukas si JT. At medyo busy dahil kahit hindi masyadong ganun kabusy sa trabaho, busy naman ako sa pamilya, sa bahay, saka sa pagsundo sa kanila. Speaking of JT, nakadiet ako, Sir JT. Pero dahil nandito kayo malapit sa lugar namin, pinuntahan ka na namin. Nandito kami ngayon sa harap ng iyong jeepney JT truck. Yan mga bes. May hinihintay kaming ibang mga friends sa family. Hindi ko alam kung anong oras sila pupunta o kung pupunta sila. Kaya maya siguro medyo titignan-tignan pa natin yung sitwasyon. Hindi pa naman kami ganong kagutom. Gutom ka na ba? Hindi pa siya gutom. Gutom ka na, so? You're hungry? Oh, not yet. No, hindi pa rin siya gutom. Pag-iisipan muna namin kung ano yung mga i-order namin kasi meron na akong nakitang crispy bagnet with rice, sisig tacos, sisig rice. Yung iba hindi ko mabasa dahil yun nga, malayo. Ikaw, wala kang sasabihin? Yun, meron nga palang model dito ng ano, no? Medyo viral sa Facebook yung kanyang bag. Dahil susunod, magmo-model din ako eh. Model din ako ng bag. Yeah. Yan. Umulat umaraw, mga bes. May mga Pilipinong nandun. Saka dyan, sa mga sasakyan nila na umorder na ng pagkain. Dahil alam nyo naman kung gaano ka successful yung tao na to. Kung gaano siya kasipag. Umulat umaraw, nakita nyo naman. Para lang makapagsilbi, makapagservisyo sa mga Pilipino dito sa Edmonton. Kung pwede nga lang tong magtinda sa Calgary. Sa update, baka may balak kang magtayo ng brand sa Calgary, ha? Ano, pwede na ba tayong order? Bago tayo lumabas, kasi maambunan tayo. Mambunan yung aking ulo. Kaling pungos. Parang Don Romantico na bigote. Don Romantico. Don Romantico! Okay, pababa na tayo. Medyo lumalakas na yung ulan. Punta na tayo. Ah, dalawang bagnet sa kasisig price. Okay. Okay, pababa na tayo. Gugulatin natin si Sir JT. Bulaga! Kumusta po? Kumusta pala uli? Okay naman, brother. Busy kanina, oh. Okay. Buti na lang kaso umulan. Bigyan kita ng free spring roll, ah. Okay. Salamat. Maraming salamat. Kasi sobra po ako sinusuportan. Itapas si RJT. Ayan, oh. At yun nga mga bes, masyado siyang busy. Pinakita niya sa akin yung maraming resibo. Hindi natin naabutan yung maraming tao kanina. So, kaninang umaga, malamang nagdatingan yung mga supporter na katulad ko. Alam niyo naman ng Pilipino, pagdating sa pagsuporta, talagang susuportahan ka nila, lalo na kung maganda yung ginagawa mo sa Pilipino community. Kaya suportahan niyo ang aking may bahay sa kanyang susunod na business. Abangan niyo pala sa Facebook yung susunod na business. Huwag sa YouTube, sa Facebook. Ilalagay ko yung link, no? Hanapin nyo na lang siya, panoorin nyo yung kanyang live sa Facebook. Hinintay na lang namin yung order, pero ihatid na lang sa amin nung isa sa mga kasama ni Sir JT. At mga bes, may free spring roll. Ano? May free pa spring roll si Sir JT sa akin. Dahil daw sa pag-support ako sa kanyang jeepney JT. Maraming salamat, sir, sa pa-free spring roll na alam naman namin na masarap yon. Kaya, hinihintay na namin. Balak namin dyan kumain sa park. Kaya, biglang, yan. Nature. Oops, ayan na yung, yan na yata yung aming order. Naihatid na yung pagkain, mga bes. Yan yung kanyang crispy bagnet with rice, mga bes. Yun, narinig nyo ang lutong. Talagang, yun, may yung libreng spring roll ni Sir JT. Tikman natin, unahin natin tikman yung libreng spring roll niya. Sarap ah. In fairness, masarap mga bes. Kusunod, do-order tayo nito. Meron ba dun sa may ano niya? Kaya hindi namin na
na order. Wala siya sa list nung ano niya, menu. Salamat uli, salamat Sir JT sa libreng spring roll. Gutom na yung partner ko. At gutom na rin ako at gutom na rin si Ara. Ang lutong mga bes. Sir JT, sa totoo lang, naka-diet ako. Tapos nung nalaman namin na nandito ka uli sa Millwood, dapat noon pa pupunta na sana ako. Yung sa lidok mo, yung sa dito sa may Toy R Us, no? Pupunta na sana ako doon. Kaso talagang busy lang. Wala talagang time na maipasok ko yung aking pagkagutom. Kaya ngayon, medyo may free time kami. At natsyempong nandito ka sa Millwood. Hindi na kami nagdalawang isip. Pag-ay ka pa, ano? Hi. Hi mga be. Papapicture daw sila. Habang kumakain, nabitin yung kain ko ah. Siyempre, di ba? Dahil matinding supporter kami ni Sir JT, dapat kailangan gawin natin ang paraan para kahit remembrance, di ba? Habang di siya masyadong busy ngayon. Picture, di ba? Tinatanong ni Sir JT kung kumusta daw yung spring roll niya. Sabi ko nga, okay, nabitin nga ako dahil nga... Nabitin ako dahil nga dun sa... Bigla silang nagyaya na magpa-picture kay Sir JT. Ayun. Okay. Thank you. Salamat. Ako yun pa ako yung pinakain ko. Salamat ka. Dapat madalas ka dito para madalas ka dito. Wala ka, malapit. Malapit. Love ko to. Hindi ako pinababayaan. Alam mo mamaya maraming tao na naman yung alas 3. Ay, di kasi umulan eh. Umulan na. Bayan yan. Expect na nga. Ayun. Sabi mo, huli ka! Ano masasabi mo? Binabalik-balikan. Oo, binabalik-balikan daw. The best, kaya ng menu. Oh, gutom na yan ha. Nagsasalita pa. Oh, huli. The best ha? The best. Naparami na naman yung kain ko ng rice, mga bae. Hindi dahil sinisisi ko si Sir JT, dahil masarap kasi yung pagkain niya. So, hindi mo mapipigilang... Hindi kainin, di ba? So, total, isang beses lang naman mangyari to. Bira namin kasi talaga siya ma-champuan. Sobrang busy ni Sir JT yun nga na sinabi nga niya na nag-lose siya ng weight. Ang dami niyang sponsor, mga bes. May sponsor siya ng sasakyan. May sponsor siya ng hotdog. May sponsor siya ng facial, ano? Ganun siya kasikat dito sa Edmonton. Kaya yung mga supporter niya, katulad ko, katulad namin, patuloy na sumusuporta sa kanya.